Ay, butiki! Muntik pang mapasok si Athena mula sa kawaling ni Lolo Tuan niya nang lumabas ng banyo si Sandro, ang lalaking istranghirong napadpad sa Isla de la Biga. Paano ba naman siya hindi mapapasok? Halos mapanganga siya sa angking kagwapuhan nito. Mas tumubli pa kasi ang kagwapuhan nito ngayong nakaligo na ito. Hindi niya akalain na babagay dito ang lumang damit ng kanyang tatay na itinago niya sa baol. Nilaban niya naman ang mga iyon kahapon dahil naisip niyang kailangan ni Sandro ng maisusuot habang naroon pa ito sa bahay niya. Mabuti na lang at may mga damit ang kanyang tatay. Pero malakas ang hinala ni Athena na mayaman ang lalaking napulot niya. Kitang-kita kasi sa kinis ng balat nito na galing ito sa mayamang pamilya. Idagdag pang wala itong ni isang kalyos sa mga kamay at paa nito. Napansin niya kasi iyon kahapon habang hinihilamusan niya ito. Kumain ka sana muna. Bakit naligo ka kaagad? Baka mabinat ka niyan. Nag-iwas siya ng tingin kay Sandro. Kahit naman probinsyana siya at taong isla, ay marunong pa rin siyang maka-appreciate ng kagapuhan. Sandro has it all. Matangkad, guhapo, makinis ang balat. Maganda ang mga ngipin at may panalong hairstyle na bumagi sa kagwapuhan nito. Yung tipong kahit magulo ng paulit-ulit ang buhok nito ay mukha pa rin mabango at malambot iyon. Nanghiram ito ng damit sa kanya kanina kaya ibinigay niya ang damit ng kanyang tatay na kakalaban niya lang kahapon. Binabad niya pa nga sa fabric conditioner ang mga iyon. Binigyan na rin niya ito ng bagong toothbrush na naka-stack lang sa drawers niya. Walang masama sa paliligo, kahit may lagnat o wala. Ihatsok in a home bathtub will assist in relaxing aching muscles, breaking a fever, and offering some relief to congestion in the chest and sinuses especially. Napanguso siya sa sinabi nito. Wala naman siyang naunawaan dahil mahina siya sa salitang Ingles. Ayaw na lang niyang ipahalata sa lalaki ang pagiging ignorante niya. Medyo naunawaan naman niya ng kaunti. Hindi daw masamang maligo. "Hindi don't if no no bad to you." Sabi na lang niya at sinubukang sagutin ito sa Ingles na paraan. Ito naman ang napakunot ng noo sa kanyang sinabi. "Ha? Ha, hot dog. Ito, hot dog. Kumain ka muna para makainom ka ng gamot para matanggal ang sakit ng ulo mo." Inilapag niya sa lamisa ang pinggan na may apat na pirasong hotdog na may kasamang itlog at sinangag na kanin sa bawang. Tiningnan nito iyon. "Ang dami naman." "Aba syempre, hati tayo dyan. Tig dalawang hotdog tayo at tig isang itlog. Magtipid tayo dahil baka hindi umabot sa pag-isang buwan ang mga groceries natin. Pag isang tao lang kasi ang laman ng kusina ko dito. Mali ko ba naman kasing may darating na katulad mo, hindi sana sinobrahan ko." Nakatingin lang ito sa kanya habang nagsasalita siya. Napakarami niya kasi agad na sabi. "Ano pang tinitingin-tingin mo dyan? Halika na at kumain na tayo." Alok niya kay Sandro at itinuro ang isang upuan na gawa sa kahoy. "Salamat, Ana." "Athena Angela Sanchez ang pangalan ko, hindi Ana." "I'm sorry, nakalimutan ko." Naupo na ito sa katapat na upuan niya. "Agahan pa lang natin ito. Mamaya, ipagluluto kita ng tanghalian. Kapag magaling ka na, salita na tayong magluluto. Marunong ka bang magluto?" Napaisip ito bago ito umling. "I don't think so. Parang hindi ko alam kung paano magluto." Napansin niyang nahihiya ito dahil iniisip siguro nitong nakakaabala ito sa kanya. "Mukha nga, siguro galing ka sa mayamang pamilya. Sa tingin ko rin, hindi ka marunong magluto eh."
but I'm willing to help you. Ituro mo na lang sa akin kung ano yung mga maitutulong ko sa'yo para hindi naman ako maging pabigat sa'yo. Napatango-tango siya. Mabait naman pala si Pogi. Mabuti kung ganon. I like you're a good boy person, helping also me. Pagpupumilit niya sa pag-Ingles. Aba syempre naman, marunong rin siya mag-English spoken ng dollars ano. Napapakunot naman ng noon ito dahil iniintindi nito ang kanyang sinabi, ngunit bandang huli ay napapangiti na lang. Kumuha siya ng isa pang plato upang hatiin ang kanilang mga pagkain. Nakatingin lang ito sa kanya. Kumain ka na, ano pang hinihintay mo? Tanong niya kay Sandro habang nagkakamay na siya sa pagsubo ng sinangag at hotdog. Do you have a spoon and fork? Napakunot tuloy ang noo niya. Fork? Aba, baboy yun na, di ba? Wala, mamayang gabi pa natin ulamin ang pork kung gusto mo. Sa lahat naman ng nakikikain, ikaw pa ang demanding ano? No, I mean, tinidor, hindi pork. Saglit siyang napahiya. Pareho kasi ng tunog eh, maliba naman niya. Ah, iyon ba iyon? Malay ko ba kung tinidor lang pala ang hinahanap mo? Pa-English-English ka pa kasi eh, sana sinabi mo na lang na gusto mo ng tinidor. Tumayo siya upang kumuha ng tinidor at kutsara upang ibigay kay Sandro. Oo, ayan, magtinidor ka. Hindi kasi ako sanay gumamit niyan kapag pwede namang magkamay. Mas masarap kayang kumain ng nakakamay. Salamat Athena. Ngumiti ng tipid ang binata sa kanya kaya parang tumalon tuloy ng kaunti ang poso niya. Tinignan niya tuloy ito nang masigla na itong kumain. Halatang gutom na gutom ito dahil dalawang araw itong walang kinain. Abat, lalo pa pala itong gumagwapo kapag ngumingiti ng ganoon. Siguro ay maraming babae ang nabigani sa lalaking ito. Napatingin ito sa kanya na may nagtatanong ng mga mata. Artista ka siguro ano? Baliwal lang tanong niya. Nagkibit-balikat ito bago nagpatuloy sa pagkain. Pati sa paraan ng pagkain nito ay mahalatang pang mga taong mayayaman ang kilos nito. I don't know. O baka prinsipe ka sa ibang lugar? Nako, sana naman mayaman ka para balatuhan mo ako kapag nakabalik ka na sa bahay nyo. Ngumiti ito sa kanya ng kaunti bago sumeryoso ang mga mata nito. Oo, kahit hindi ako mayaman, pagbalik ko doon, babalatuhan pa rin kita dahil ikaw ang nagligtas sa buhay ko. I owe you my life. Napatwinkle eyes tuloy ang kanyang mga mata. Sabi mo yan na, mukhang mayaman ka kasi. Panay pa ang English mo. Baka mamaya niyan, anak ka pala ng presidente ah. Tipid lang ito ngumiti sa kanya. Tulungan na kita. Nilingon saglit ni Athena si Sandro nang lumapit ito sa kanya. Hinuhugasan niya ang pinagkainan nila at nais daw siya nitong tulungan. Ikaw na lang maghugas mamaya, ako na muna sa mga ito ngayon. Tahimik lang ito na parabang nahihiya dahil nakakaabala na ito sa kanya. Napansin niya iyon. Alam mo, huwag kang mahiya sa akin. Bukal naman sa loob kong patuloyin ka dito sa mansyon ko. Basta huwag mo lang akong kakalimutang balatuan pag nakabalik ka na sa inyo. Nilakipan niya na lang ng biro ang huling sinabi niya upang kahit papaano ay mawala ang hiya na nararamdaman ng binata. Thanks, Ana. Ana ka ng Ana sa pangalan ko. Sinabi ko na nga sa iyong Athena Angela Sanchez ang pangalan ko eh. Napakamot tuloy ito sa batok dahil tila nakalimutan na naman nito ang pangalan niya. Sorry, hindi yata ako mabilis makatanda ng pangalan. Siguro nga, siguro sa dami ng babae mong nakikilala,
Nalilito ka na sa mga pangalan. Pero niya, kaya ngumiti lang ito muli. Naglakad-lakad ito sa loob ng kusina niya at tinitignan ang mga supply niyang nakaayos sa mga cabinet doon. Oh, huwag kang dadampot ng kutsilyo ah. Sinasabi ko sa iyo, makakatikim ka sa akin ng flying cake. I'm sorry, tinitingnan ko lang yung mga gamit mo. Iniisip ko kasi kung paano ka nabubuhay mag-isa rito. Tila nahiya ulit ito, kaya umupo na lang ito muli sa isang yari sa kahoy, naupuan niya at pinagmasdan na lang siyang maghugas ng pinggan. Bata pa lang ako, dito na ako nakatira. Kasama ko dati ang magulang ko dito. Kaso kinuha na sila ni Lord. Maaga silang nagpahinga. Samantalang may tsuhin naman ako sa kabilang isla. Gusto nga ng tsuhin ko, lumipat na ako doon eh. Kaso, mas gusto ko dito sa isla namin. Mas tahimik at ayoko rin iwanan tong bahay namin. Kaya buwan-buwan na lang akong tumatawid sa kabilang isla kapag sinusundo ako ng pinsan kong may dimotor na bangka. Napapatango lang si Sandro habang nakikinig ito sa kwento niya. Saan ka nag-aral dito? Paano kung may sakit ka? Wala ka bang cellphone man lang? Nakibit-balikat siya. Hindi ako nakapag-aral. Dito na kasi ako pinalaki ng magulang ko eh. Mahirap daw na tumawid pa kami sa kabilang isla. Kaya si nanay at tatay na lang naging teacher ko. Kaso limitado lang. Seryoso naman itong nakikinig sa kanya. Pinunasan niya ang kanyang kamay matapos siyang makapaghugas ng mga pinagkainan nila. Bakit hindi niyo naisipang lumipat ng bahay? Usisa pa ni Sandro. May pagkatsismoso pala ang pugin na ito. Mabuti na lang at sabik siyang makipagkwentuhan dahil ito pala ang nakakwentuhan niya bukod sa mga magulang niya at sa tsuhin at pinsan niya. Ayaw iwanan ng magulang ko ang bahay namin dito. Narito kasi ang kayamanan namin. Pero niya, paano ka nakakabili ng mga groceries mo sa kabilang isla? Saan ka kumukuha ng pambili mo? Napangiti siya. Ang dami naman kasing tanong nitong si Pugi. Mukhang interesado itong malaman kung paano siya nabubuhay mag-isa sa isla na iyon. Binibinta ko ang sarili ko. Naisip niyang lokohin ito. Nakita niyang napakunot ng kaunti ang noon nito, ngunit hindi na nakapagkomento pa. Joke lang hoy, napakaseryoso mo naman. Napabungis-ngis siya dahil naniwala ito sa bero niya. Akala ko ginagawa mo talaga iyon. Hindi ah, nagbibinta ako ng mga prutas. Maraming prutas dito sa isla. Sa akin lahat yon. Kaya kapalit ng mga prutas ko rito, iyon ang pinangbibili ko ng mga pagkain. Good thing, no one wants to claim this island from you. Ha? Napapakamot sa ulong tanong niya. Hito naman kasing si Pugi, pinapaandar na naman siya ng salitang English nito. Napatikim ito at tila nauunawaan na ngayon na hindi siya nakakaunawa ng salitang English. Naikwento na niya kasi sa binata na wala siyang pinag-aralan, kaya siguro naman gets na nito kung bakit hindi niya ito naiintindihan. Sorry, ang ibig kong sabihin, mabuting walang umaangkin itong isla mula sa'yo. Nako, subukan lang nila at makakatikim sila ng malupit na flying cake. Nag-akto pa siya na parang may sinisipa siya sa iri, kaya nang pangiti tuloy ang binata sa kanya. May titulo ang lupain na ito. Pinamana pa yun ang kanununuan ng mga magulang ko. Hanggang ipinamana sa akin ng magulang ko itong isla na ito. Marami ang gustong bumili nito, pero hindi ko pinagbibili dahil para sa akin, ito na ang mundo ko. Napapatango lang si Pugi sa kanya. Sa susunod, isasama kita para mamitas ng mga prutas. Mapupurga ka sa mga prutas dito. Ngumiti ito. Mamaya? Hindi pa pwede mamaya. Bawal ka pang mapagod dahil baka mabinat ka. Mas makabubuti sa'yo kung magpapahinga ka muna.
Spending some time outside can soothe my breathing and make me feel refreshed. It will help to strengthen my immune system rather than staying in the bed. Napanganga siya sa sinabi nito. Ha? Ano ka mo? Sorry, hindi ko rin alam kung bakit sanay ang dila ko sa salitang ganoon. Pasensya ka na. Ang ibig ko lang sabihin, mas makabubuti sa akin ang makalanghap ng sariwang hangin. Pagpapaliwanag ni Pugay sa kanya. Para kang doktor kung magsalita ka. Nga pala sa tanong mo sa akin kanina kung paano kapag nagkakasakit ako. Wala, dasal lang at biogesic. Meron ako ritong supply ng biogesic para sa sakit ng ulo at lagnat iyon. Pero hindi naman ako sakitin eh. Kung sakali man na magkasakit ako, kailangan ko panghintayin ang pagbabalik ng pinsan ko para makatawid ako sa kabilang isla. May maliit na ospital na kasi roon. Lumapit siya sa lalagayan ng biogesic. Gamot iyon para sa sakit ng ulo. Nakatingin lang ito sa kanya. Oh, inumin mo ito. Makakatulong ito sa sakit ng ulo mo. Binigyan niya rin ng isang basong tubig sa Pugi para makainom ito ng gamot. Nagdalawang isip pa ito at parang may gustong sabihin sa kanya tungkol sa pag-inom ng gamot, ngunit mas pinili na lang nitong tumahimik. Nagtataka rin ito kung bakit parang marami itong alam tungkol sa mga gamot. Thanks, Athena. Tinanggap na lang nito ang gamot at isang basong tubig kahit parang ayaw naman itong uminom ng gamot. Lumapit naman si Athena sa isang maliit na box na nakatago sa kanyang kwarto. First aid kit iyon. Ibinigay sa kanya ng pinsan niya dahil kapag nagkasugat raw siya ay magagamit niya iyon. Dalawang araw na niyang ginagamot ang sugat ni Sandro sa bandang noo nito. Halika rito sa kwarto. Tawag niya kay Sandro dahil naroon pa rin ito sa kusina. Mukhang nag-iisip ito sa mga naikwento niya. Sumunod naman ito sa kanya. Humiga ka sa kama. Bahagyang namula ang pisngi nito kaya nataranta tuloy siya. Baka kasi nag-iisip ito ng malisyosong bagay. Hoy, wala akong gagawing masama sa iyo, no? Gagamutin ko lang yung sugat mo sa noo mo. Ipinakita niya ang first aid kit box na hawak niya. Napayo ko naman ito at umupo na sa kama niya. Ako na lang ang maggagamot ng sugat ko. Masyado nang malaki ang abala ko sa iyo. Ako na, pangarap kong maging doktor noon eh. Pagbigyan mo na ako. Totoo naman talagang pinangarap niyang maging doktor noon. Noong bata pa kasi siya, ay isang bisis siyang dinala sa ospital ng kanyang tatay. Trinang kaso siya kasi noon. Nang unang bisis niyang makakita ng doktor, ay bumilib siya sa taong iyon dahil napagaling siya nito. Nais niya tuloy maging doktor rin, pero hindi naman maaari dahil ayaw nilang iwanan ang isla di labiga. Ayos lang ba talaga sa iyo na ginagamot mo ko? Tanong ni Sandro sa kanya habang dinadampian niya ng malinis na bulak at antibacterial cream ang noo nito. Medyo naiilang nga siya dahil ngayon lang niya nilinis ang sugat nito na gising ito. Kahapon kasi tulog na tulog ito habang nililinis niya ang sugat nito. Hindi niya tuloy matitigan ngayon ang kagapuhan ni Pugi dahil gising ito at nakakahiyang gawin iyon. Bigla rin siyang nahiyang magsalita dahil napakalapit ng mukha nito sa kanya. Baka maamoy pa nito ang hininga niya. Hindi naman siya bad breath, no? Pero parang nakakaya magsalita sa harap nito sa ganito kalapit na pwesto. Nagsipilyo naman siya kanina pero nahihiya pa rin siya. Nakaka-intimidate kasi ang fresh breath nitong naaamoy niya. Pasensya ka na, Athena, kung nagkaroon ka pa ng aalagaan. Tinakpan muna niya ng band-aid ang noo nito bago siya lumayo ng kaunti. Ayos lang yon. Pasalamat ka, mabait ako. Hindi ka ba natatakot sa akin? Malay mo, manananggal ako o di kaya aswang? Ang ganda mo namang aswang. Natatawang sabi ni Sandro.
Napakurap-kurap siya sa sinabi ni Sandro. Ibig bang sabihin, nagagandahan ito sa kanya? Pakiramdam niya tuloy ang haba ng buhok niya. Matagal na akong maganda. Hindi mo na kailangang sumipsip sa akin, no? Papakainin at kukupkupin naman kita, no? Ikaw talaga, Sandro. Nang bula ka pa. Napapangiting sabi niya bago niya ito tinalikuran upang hindi na nito makitang kinilig siya sa simpleng pagpuri nito sa ganda niya. Well, sabi nga ng mga taga-kabilang isla, maganda raw siya. Kahit morina siya, ay marami pa rin ang nagkakagusto sa kanya doon sa kabilang isla. Wala nga lang siyang nagugustuhan sa mga iyon bukod sa long time crush niyang si Sandro. Ngumiti lang ng tipid si Puhge sa kanya. Ano, sasama ka ba sa akin sa pagkuha ng mga prutas? Humarap siya ulit sa binata para itanong iyon. Sige, gusto kong sumama. O sige, maliligo lang muna ako. Naligo na muna siya at naghintay lang ito sa kanya sa labas ng bahay niya. Napangiti nga si Athena nang makita niyang ginamit ni Puge ang bathtub na ginawa ng tatay niya para sa nanay niya. Hindi niya ginagamit ang bathtub na iyon dahil sanay siya sa paggamit ng tabo. Ayaw niyang magbabad sa tubig. Aba, nakibathtub pa si Puge ah. Yayamanin talaga siguro yon. Natutuwa tuloy siya sa tatay niya dahil kahit papaano nagamit ni Puge ang ginawa nitong man-made bathtub. Gawa iyon sa siminto na nanilagyan lamang nito ng kulay puting tiles. Pagkatapos niyang maligo ay doon na rin siya nagpalit ng damit sa loob ng banyo. Nakakahiya naman kasi kung lalabas siyang nakatapis, baka isipin pa ni Puge na inaakit niya ito. Aba syempre hindi. Binibining Pilipina siya, no? Hanggang ngayon ay wala pang nakakakita ng katawan niya. Iniingatan niya ang kanyang sarili at wala rin siyang balak mag-asawa. Sino ba naman kasi ang sasama sa kanya sa isla na ito? Hindi niya kasi kayang iwanan ang isla na ito. Nagsuot na lang siya ng itim na leggings at kulay puting t-shirt. Palaging ganun lang ang suot niya sa tuwing pipitas siya ng mga prutas. Hindi siya nagme-make up dahil wala naman siyang ganoon. Hindi rin siya mahilig magpaganda dahil panaibon lang naman at mga ligaw na hayop ang makakakita sa kanya roon. Pero ngayon na narito si Puge sa bahay niya, parang gusto niyang magpahid ng lipstick kaso wala naman siyang ganoon. Tara! Pagyaya niya kay Sandro nang matapos siyang magbihis. Tinignan siya nito saglit bago ito ngumiti ng tipid. Nauna na siyang maglakad kay Sandro at sumunod lang ito sa tabi niya upang sabayan siyang maglakad patungo sa gubat. Saan ka pala natutulog, Athena? Isang kama lang kasi ang kama mo rito sa bahay mo. Maya-maya tanong ni Sandro sa kanya. Tinignan niya ito. Doon ako sa upuan natutulog. Ikaw na muna gumamit ng kama ko. Isang buwan ka lang naman dito eh. What? No, ako na lang ang matutulog sa upuan. Nakakaya naman sa'yo. Sus, parang yun lang eh. Baliwal lang sagot niya.